kailangan ko nang ilabas to. Kailangan ko nang ipakita at mukhang it's what time para ilagay yung bagay na yon doon sa gusto nyong makita. Wait a minute! Parang iba yun. Okay, sige. Ngayong araw, ilalabas ko na ang pinakamalakas, pinakamabigat, at 5,000! Na pellet gun na meron ako rito. Alam nyo na yon, kasi nakita nyo na nung una, pero meron na naman akong isa pa. Meron pa akong isa rito, boy. Bagong unit na handgun. Ito na ata yung pinakamalakas na handgun na ipapakita ko sa inyo. Pinakamaganda na handgun na ipapakita ko sa inyo. At pinakamabigat. At mukhang totoo talaga. At ito, ilalagay ko na rin siya doon sa gusto nyong makita. So ito na, guys. Hindi ko na patatagalin to. Let's go. Umpisa ka na ang laban. So ano nga bang meron tayo dito, guys? Meron tayo ditong C2A Pistol Airsoft Gun. Ayan. Tapos meron tayo dito. Ayan, eto matagal na sa akin to. Etong Airsoft Gun K35DA+. At andito rin yung handgun natin na... Eto yung handgun natin na mura, pero parin, lakas din nito. So etong mga ganitong klase ng unit natin na piston, hindi na to pwede sa bata talaga, guys. Yan. Una, mukha na silang totoo talaga. Pangalawa, malakas sila. Ano nga bang pinagkaiba na itong piston na to sa pellet gun na mabibili natin sa palengke, sa bangketa o dyan sa mga tabi-tabi? So unahin nating buksan tong K35DA+ natin dito na handgun. Itong K35DA na to, guys, may kasama na siyang silencer. Yan, yung silencer niya, yan, kung mapapansin nyo, metal yan. Kung yung silencer niya metal, yung pinaka-unit metal din, guys, eh, talagang ambigat. Ang weight na ito, guys, nasa 650 to 700 grams. So ang length naman niya, guys, nasa 22 cm. Pag nakalagay naman yung silencer niya, nasa 35 cm naman yung haba niya, guys. And yung color naman niya, obviously, color black with matching silver dito sa taas. And yung magazine yan, color black din, napaka-solid pre. Yung magazine pa lang, ang bigat na. Pag nilagay mo pa dyan yan, ang bigat na lalo. So para talagang may hawak ka na tunay na barrel dito. Eto guys, etong mga gantong klase ng pellet gun, airsoft gun, hindi ko ito nire-recommend para sa mga bata. Ang laki ng pinagkaiba nito sa pellet gun na mabibili natin sa palengke at sa shop. At yung FPS nyo naman, guys, kung tatanungin nyo, nasa 250 to 300 FPS nga pala to. Etong pistol na to, kaya niyang bumutas ng karton. Yung ganto kanipis na karton, kaya niyang bumutas at medyo makapal dito, kaya niya rin butasin. Kaya niyang bumasag ng manipis na mababasagin. Yan yung TV niyo pag tinamaan nito, talagang sira eh. Ito naman, ito namang isa yung bubuksan natin. Itong C2A pistol, ito yung bago ko nabili, guys. Yan, itong pistol na to, ito solid din to, guys. Yan o. Ta-den! Ang pinagkaiba nga lang pala na ito, wala siyang silencer. Talagang handgun lang siya, pero yung handgun na to, guys, talagang solid din o. Ang sarap hawakan, guys. Metal na metal siya. Full metal. Full metal to, guys. Talagang lahat ng part niyan, metal. Yung trigger lang ang hindi ko sure kung metal to. Parang hindi ko alam, parang hindi. Yan. Pero ito, metal yan. Yung hammer di nagalaw. Pero nga pala, guys, itong hammer neto, ah, netong isa, nagalaw yan sa likod. Yan, oh, kung mapapansin nyo, ikasa natin, ay nakalak pala. Yung ikakasa natin, nakita nyo, gumalaw yung hammer niya sa likod. And then, may lock siya dito. Yan, nandito sa gilid, may lock siya. Pwede nyo rin siyang suksukan ng other accessories, pero ang nilalagay lang dito, yung flashlight o yung laser, pwede nating ilagay dito. The rest, yan, okay na okay to. Pero itong isa kasi, hindi to nagalaw yung ano, itong K2A, hindi siya nagalaw yung hammer niya. Mas maliit siya dun sa isa. 200 to 250 FPS. Mas malakas yung isa. Pero eto, okay na din to. Malakas na rin yung 200 FPS na yon. Color black, yung length niya 20 cm. Yung weight naman niya nasa 600 grams, guys. Mas mabigat yon kasi meron yung ano eh. Yung isa yun nandoon. Mas mabigat yung isa kasi meron siyang silencer. Pero pare, mabigat na rin yung 600 grams. Kung mahawakan nyo to ngayon, bigat na ito, men. And sa size naman ng BBs, ang pwede natin gamitin dito is yung 6mm. Yan. So, ito yon, ito yung 6mm. Ito, guys, available din to sa may Shopee natin. Tignan nyo na lang. Ano nga bang pinagkaiba na ito, guys, sa pangkaraniwan na pellet gun na pwede natin mabili sa palengke? So, simple lang, guys, ha. Ito kasi, mas delikado siyang dalin. Delikado siyang gamitin dahil nga mas malakas siya dito sa pangkaraniwan na pellet gun na makikita natin sa palengke. At ito, guys, kasi hindi to pwedeng dalin kung saan-saan. Una sa lahat, mukha siyang totoo. Hindi mo siya pwedeng dalhin kung saan-saan dahil mapagkakama lang ka na kundi may dala kang totoong barrel, eh baka mapagkama lang kang kriminal, mapagkama lang kang holdapper or what. So etong mga gantong laruan ay hindi ko marerecommend sa bata at hindi ko rin marerecommend na dalhin nyo kung saan-saan. Eto, nilalaro lang to, nirerecommend ko lang to, pwede nyong laruin to sa inyo, sa labas ng bahay, at may konting pag-iingat. Hindi pala konti, may sobrang pag-iingat sa gantong klase ng laruan. So etong airsoft na to, iaano ko to, ilalagay ko to sa Shopee. Pero titignan ko yung edad ng bibili. So subukan na natin to. Tara, titignan natin kung gaano nga ba kalakas to.
So meron tayo ditong target na karton para titignan natin kung tatagos yung bala. Meron din tayong mga baso. Yan, hindi pwedeng mawala yung mga paper cup natin dahil ang dali at ang sarap targetin ng mga gantong klase ng target yan. Hoy! Anong ginagawa na ito dito? Gagawin dito kasama. So okay, sige. Paabutin nyo ng 500 likes tong video na to. Babarilin ko to sa susunod. Tignan natin kung gaano ba katibay ito, no? Yan, no? At meron din tayong mga CD. O hindi CD ng ball dyan, ha? CD lang yan ang game ko dati. So unahin na natin to. So okay, sige. 3, 2, 1. Let's go! Yun, no? Tumama agad, no? Yun. Hindi ko nakita ko saan tumama. Pero yun, tumama ba? Yun. Tumama sa karton, pre. Tumatagos yan pag ganyan. Tumatagos yan. Pero tumatagbog na bala eh. Yan. Sige, sigla natin. So yan guys, kung makikita nyo yung karton, nasa loob yung bala, syempre tumagos eh. Ang tanong kung tumagos din ba sa likod. Tignan natin. Uy, may mga butas pero tumagos siya. 1, 2, 3. Tumagos lahat guys. Itong isa lang na to, nasa ilalim kasi. So ito naman K35 DA Plus yung subukan natin doon sa tatlong cups. So hindi na natin ito pagtatagalin. Kasintahin na natin yan. 3, 2, 1. Let's go! Hindi ko tinamaan. Yun oh. Hindi ko tinatamaan boy. Taga medyo mababa. Yun! Yun! Ayaw tamaan boy. Yun! Okay. Pero ayun, tumagos din pala guys. Pero tingin ko nga, hindi oo nga no. Yan yung tama niya. Uy, tagus-tagusan din boy. Oh, kung mapapansin nyo, kita nyo naman no. Ayan, hindi lang halata talaga. Pero pag nakita nyo sa likod, bebebeng, natagus din. Ito medyo ano yung tama na ito. Ay, tagus din boy. Ayos. Malakas din pala itong K35 DA natin talaga. So, yun talaga. Ito na, subukan na natin itong mga CD ng ball. Ay, hindi pala CD ng ano to. Basta, game ata to. Na natin malalaman kung malakas nga ba itong C2A na to tsaka yung K35 at yung pellet dyan na pampalengke. Kaya let's go, tignan natin kung kayang basagin yung CD na to at ilagay pa natin ito. Ito yung favorite ng target eh, yung right light. Yan. Yung right light, ang sarap targeting kasi neto manipis lang eh. Pero unahin natin yung CD. Let's go! So wala na tayong camera doon dahil na low bat, kaya ganito na lang. And, tignan nyo na lang mabuti. 3, 2, 1, let's go! Oh, delikado pre, tumatalsik. Hindi nababasag pre. Ay! Ayun oh! Tapyas yung gilid pre! Tapyas! Teka, yung gilid yung kasintahin natin. Yun! Oh, sumpa, sabi ko na nga abe. Yari, tanggal, pingas pare. So okay, sige, ilalapit natin yung camera pare. Tignan nyo naman oh, pingas yan boy. Oh, CD yan ha, makapal yan. CD. So okay, sige, dito ako ulit sa presto natin. Tingas ka ako. Yari ka pala. Bebebeng, tignan nyo naman po ang nangyara sa CD. Talagang nadurog pare. CD yan, no? Makunat yan. Ano pa kaya yung babasagin, no? Wala kasi kung babasagin dito na medyo ano eh, na pwede nating barilin eh. So ito. Game na, game. Boom! Parang shotgun yun ah. So ayan guys, that's it. Yan, talagang sana nag-enjoy kayo dito sa pellet gun natin ngayon eh. No? Talagang napakalakas yan. Kasi airsoft na yung gamit natin eh. So available na yan sa shop natin. Nga pala sa shop natin, makakita rin kayo ng mga t-shirt doon ng One Piece. At may t-shirt din tayo ng pambasketball. Ito yung link. Yan, nakita nyo naman kanina siguro yung commercial. Ito pa yung isang link. Ito yung sa toys. Tapos ito yung sa mga damit. Pero sa toys may kasama ng mga damit yan. Kung makikita nyo, nandiyan na din yung mga One Piece. So, pero bawal yung mga bata ha. Bawal ang bata. Tamang edad lang yung pwedeng bumili. At alam nyo na ang dapat gawin dyan. Bawal yung daling ko saan saan. Bawal kayo maglaro ko saan saan. Maglaro lang kayo sa bahay. At kung pang collection lang, yan mas maganda kung pang collection lang at kung pang display lang. So okay, sige guys, maraming salamat. Don't forget to like this video. Yan, napaka-importante sa akin yung like. Kasi yan yung nabubus ng video natin. So maraming salamat. Kung nandito ka pa at kung hindi ka pa dyan, mag-subscribe ka lang sa aking YouTube channel. At kung di ka na, i-click nyo lang yung notification button button para updated pa kayo sa susunod natin na video. At sa
sana sa susunod talagang yung airsoft gun na talaga yung mahawakan natin. Saan kaya may airsoft gun dito na medyo mura lang, no? Yun yung gusto ko talaga, yung airsoft gun talaga. Iba kasi yung airsoft gun talaga, sobrang lakas nun. Okay, maraming salamat. Bye-bye. Maglilinis pa ako. Let's go. Kita kita tayo next video. See ya!